Labas pa lang, cozy and relaxing na ang ambiance. Pagpasok mo, sasalubungin ka pa with a smile. Good morning, welcome to Gourmet Gypsy. Ito ang Gourmet Gypsy Art Café ni Chef Waya Araos-Wijangco. Kung health conscious ang peg mo, lalo na sa mga nagki-ketogenic diet, swak sa'yo ang restaurant na ito. Ilarawan mo anong kaibahan ng pagkain dito eh, sa Quezon City. Ang daming dine-in. Well, the concept of the restaurant is global cuisine. So we bring food that I've learned from traveling, from ano, and we bring ingredients home, we bring spices. Hindi siya fusion, but we bring stuff that are authentic to the source. Last year, I got into the ketogenic diet. Okay, a friend convinced me because her husband was diabetic. And within 8 months, was off insulin. So ako, bilang yung tatay ko namatay from complications of diabetes, it was personal to me to get into it. Na parang, I don't want to die like that. Diba? Pero alam mo, sumikat ka dahil kilala ka bilang restaurant na nagki-ketogenic food. Kasi dahil chef ako, tas I was into it myself. It started by me posting food that I eat, that I cook for myself. And then people started saying, well, I'm on it too. Can you put it in the menu? So that's how we started. And also, because of my advocacy then with people with autism, I know that sugar is a big factor in, and that has to be removed from diets of people with autism. So, kumbaga, nagtali-tali ng lahat. Sa mga nagki-keto diet, meron silang roasted bone marrow, chicken shish tauk, keto palabok at iba pa. May apple pie din at mga ice cream gaya ng tablea at bulletproof coffee na no sugar. Kaya makakain mo ng guilt-free. O diba? Pero mas mamamangha ka kapag nalaman mo kung sino ang nagluto at naghanda. Taong 2014 nang umpisahan ni Chef Waya ang restaurant. At since then, it's been a business with an advocacy. Kahanga-hangang isipin na ilan sa mga empleyado niya rito ay mga adults with special needs. We're on our fourth year. Parang gusto rin namin siyang maging parang showcase para rin sa mga ibang may negosyo. Working with people with special needs is possible and can be profitable. Yun, it can be profitable. Yes. Hindi biro ang restaurant na to. Magkano'ng investment dito? I think mga 5 million. Yeah, because you rent the place, they renovate mo, may look. Yeah. And then? And then, syempre, we struggled in the beginning. Yung gusto ko kasi, kunyari, we're going to hire people with special needs. Ayun ko ng show pa, mami, di ba? Oo. Gusto ko yung bongga, di ba? Gourmet, di ba? Because if they can work at this level, where can they not work? Diba? So that was the point we wanted to prove. So kailangan bongga yung resto. Oo. Hindi pwedeng haw-saw lang. Diba? So dito ilan ang waiters? I mean, I think there's 8 of them. Around 35% of our staff have special needs. Wow! I have some waiters. I have people in the kitchen. I have admin assistant who's also working in the back office. So lahat ng areas of the restaurant, meron people with special needs. Hi, Matthew. Hi, and I'm cooking fried chicken. From student to employment, yan ang isa sa mga motibo ni Chef Waya sa negosyo. Anong niluluto niyo? Art chicken. Kaya bago ang restaurant, nagsimula siya ng isang eskwelahan na itinayo niya noong 2011. Nagtuturo ako ng cooking lessons every summer. So, may isang summer na may lumapit sa aking magulang na sabi niya, yung anak ko may autism pero mahilig magluto. Kaya ba turuan? Ako naman, si hindi humihindi. Sige, subukan natin, sabi ko. So, sinubukan namin that summer. After that summer, sabi nung nanay, naku, sobrang enjoy na enjoy yung anak ko. At saka feeling ko, ito naman ay magiging karir niya. Pwede ba natin gawing year-round kung programa niya? So, as usual, di humindi. Sige, subukan natin. That year, dumami ng dumami yung estudyante ko na merong autism, merong ADHD, merong Down syndrome. Apparently, kumalat dun sa community na merong chef na nagtuturo ng cooking sa mga may special needs.
So after a while, nakita ko na nag-grow sila within ng sa cooking, gumagaling sila magluto, pero ano yung end goal natin dito, 'di ba? Parang hindi pa rin enough yung magturo ng cooking para magkaroon sila ng trabaho, 'di ba? Parang dapat yun yung ending eh. I brainstormed with a few friends and we decided to put up open hand school para mabuo yung programa, maging holistic, ma-address yung iba nilang issues. Ito ang Open Hand School for Applied Arts, isang vocational school for adults and kids with special needs. Yung Open Hands, magkano ang puhunan ninyo nung sinimulan nyo yun? Nung inumpisahan namin yun, I think we spent around 4 million. Kasi yung building, yung building, yun? We had to renovate the building. Nung una, iniisip namin maliit na para mag-rent lang kami ng apartment, turong ganun. Kaya lang, kung gagawin namin yun, tapos mag-grow siya, parang hindi paulit-ulit tayo mag-i-invest, di ba? So sabi ko, sige, one time, big time na. And at the time we found the building, I had no money. Pero for some reason, everything conspired and the money came. People who believed in it invested in us. Pero meron ka bang kapatid na may autism, anak na may autism, wala. O wala? Wala. Bakit napalapit ang mga batang may kondisyon na ganito sa'yo? Sa akin, parang nakita ko kasi parang gap siya in the system na wala tayong programa in existence na yung mga adults na may autism, may ano, ay mapunta sa point na pwede na silang magtrabaho. Mm-hmm. Na maging acceptable in society na pwede silang magtrabaho. So yun yung nakita kong gap na parang ako mismo bilang business owner, gusto ko silang i-hire. Pero may compassion ka eh. I would think so. 40 adult students with special needs ang naka-enroll ngayon sa Open Hands. Dito may iba't ibang programa silang itinuturo, gaya ng Life Skills Development Program, Get Ready to Work or Grow Program, Towards Employment and Entrepreneurship Program, at ang Transition into Employment Program. Well, it's a mix of life skills, work skills, independent living skills. Meron kaming iba-ibang work areas within the school. Ayaw namin ng simulation lang kasi gusto namin actual. So we want to teach cafe wait skills. We have an actual cafe in the school. Our kitchen is a professional kitchen. They cook the lunches for everybody in the school. So that's around 70 lunches every day. So catering na yun, di ba? Oo. Every day. Oo. Yung banking, silang gumagawa. Yung paggawa ng mga bank deposit slips, checks, vouchers, they go to the bank. They do the groceries. Ang galing. Can you teach David? Oh, ba? Oo. So talagang natututo, nakikita natututo mo? Natututo na. Natututo talaga, nakikita namin. Tapos meron din kaming mga, ano, we organize camp several times a year, overnight, two nights, para natitraining din yung mga bata to go, to travel, to be away from their parents, to pack their own clothes, to manage themselves away from the home environment. Tara na't yumaman at manood ng May Puhunan. Mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ng ABS-CBN.